Bali, good morning guys. I-update ko lang kayo regarding sa last November 1 incident na kung saan nanakawan tayo ng Steam Deck. Review lang tayo, bali ang nangyari kasi, bali may buyer ako, nakilala ko siya sa marketplace. Then nag-chat siya na kung pwedeng pumunta siya rito para matesting yung unit, which is kung pinayagan ko naman. Bali pagdating dito sa bahay, syempre pumasok siya para itest yung picture ng Steam Deck, yung docking, yung mga controls. Bali ang nangyari kasi, na-lease yung attention ko eh. Nung time na nagpatimpla siya ng kape, pagbalik ko dito sa salas, bali wala na siya. Tinakbo niya yung unit. Kaya, hindi ko talaga naiisipan na may babalik na yung unit. Pero siyempre, kailangan mahuli yung suspect. Bali yung mga natutunan ko regarding sa incident ng pagnanakaw ng Steam Deck. Unang-unang gagawin po sana natin, once na halimbawa maka-encounter tayo ng pagnanakaw o kahit ano pa kung pumunta po tayo sa barangay natin, sa pinakamalapit na, sa barangay mismo natin. Mag-file po tayo ng blatter. Yun ang first step natin. Kasi once may blatter na tayo, yun na yung parang gagamitin natin para gawin yung susunod na procedure. Which is, pupunta tayo sa police station na pinakamalapit sa ating barangay. Sa police station, gagawa tayo ng police report regarding doon sa incident. Then, hihingi tayo ng request letter ng mga CCTV sa mga private establishment, sa other municipalities na maaaring makasakop or daanan ng suspect na gumawa ng krimen. Napaka-importante nun. Once na nasa police station tayo, dadali natin yung blatter report. I-xerox natin or print natin yun. Magdala tayo ng valid ID. Then once na nasa police na tayo, ikwento natin yung tunay na nangyari. Then, hingi tayo ng request letter para matrace. Then after nun, pupunta tayo sa munisipyo. Sa munisipyo kasi tayo dadirect na. Sa munisipyo kasi, meron tayo mga CCTVs dyan, nakakalat na yan sa buong bayan natin. Ngayon dun ka sa main command office, dun makikita natin yung mga possible na dinaanan ng suspect. Isa pa pala, kailangan alam natin yung time frame o yung oras ng incident para kasi mapagtatagpi-tagpi natin ito, yun yung magiging natin lead para matrace yung criminal, yung oras. Kailangan makuha natin yun eksakto. Para sa pagre-review ng CCTV, yun yung susundan ng mga investigador natin. Tapos yung nangyari kasi sa akin, body steam deck yung ninakaw. Una-una kong ginawa, chine ko yung box. Kasi any item or gadget na nanakawin sa atin o kukunin, may tinatawag yung serial number o SN number. Yung serial number, yan yung pagkakakilala ng unit na nabili natin. Yung serial number na yun yung ginamit ko, shinare ko sa public sa Facebook para in case na hindi man ma-retract yung unit, maisipan ng suspect na ibenta. Once na maka-alarma kasi yung unit, yung serial number niya, pwede natin siyang matrace eh. Kung sa akin kasi yung ginawa ko, nag-email tayo sa mismong company ng item, attach yung photos, yung serial number para ipa-block sana yung unit, which is parang di pa yata ngayon kaya na may block. Ang possible lang na mga pwede mga magawa nila is matrace yung IP address ng unit. Ganun din sa mga cellphone natin or sa other gadgets na mawawala. Kailangan namin natin serial number, may picture tayo ng item para once na pinost natin siya sa social media, may reference yung mga tao. Tapos, malaking factor din pala na nakatulong para ma-resolve ng kaso ito. Sa Facebook, yung pagtutulungan ng lahat tayo, pagtutulungan natin, yung pagsimpleng pagsishare, simpleng pagpo-post, kumbaga na-alarma yung suspect. Kinalat namin siya sa marketplace, sa lahat ng group, sa Viber, sa Twitter, Instagram, also ginawa mo rin siya ng post sa YouTube. Ang layunin ko kasi, although wala siyang plaka, yung suspect, walang plaka, balot na balot siya, hindi mo talaga siya makikilala eh. Ang intention ko is mag-viral yung insidente. Target ko may malapas siya sa TV nationwide. Para siyempre pag kasi nakita natin yung forma or yung ayos ng motor, yung pasuot ng suspect,
kahit yung mga bystander o kapitbahay niya, makikita naman yung ginagamit na ano na yun. Hindi siya maalarang masabihin, oh, ito yung tao na kumuha or ano. Parang may hawin, may pagkaka, may familiarity. Kaya malaking tulong yung social media natin ngayon. Guys, good morning. Bale, ito yung Steam Deck na hinakaw. Ito yung serial number. Ito yung importante. Bale, naiwan niya kasi itong box sa kayong case. Makapansin nyo, ito yung serial number natin. Ito yung serial number. Ito yung serial number ng unit ko. Sa Steam Deck natin, dito siya makikita sa likod. Sa lower part, sa may left side. Ito yung serial number. Ito, dapat tumato sa box. Kaya kung sakali in the future, sa mga marketplace, may magbibenta ng Steam Deck sa inyo na second hand. I-make sure nyo yung box na pipilin nyo sa kayong serial number ng unit is parehas. Baka pamaya kasi yung box saka tumakaiba, medyo magduda na kayo. Yun yung titignan nyo. Importante yan. Ito sir, bali. Ito yung continuation natin. Nung na-retrieve ko yung Steam Deck na ninakaw, ayan. From Steam OS, naging Windows OS siya. Ayan. Tapos, mapapansin nyo, kinalikot nung kumuha, ginawa niyang Windows, din nilagay niya pa ng password. Pero na-retrieve naman namin may password. Ngayon, itong unit, ipapacheck natin sa isang kaibigan natin. Ayan. Ipapacheck ko muna kung baka mamaya may ibang pinalitang part sa loob. May na-modify. Ipapacheck natin mamaya. Kaya in case naman na mawalan kayo ng other device or gadgets, make sure yung serial number, alam nyo, may photos kayo ng item nyo. Napaka-importante yung photos na yan. Kasi yan ang gagamitin natin para sa posting natin sa social media para ma-retrieve. Importante mga serial number. And bali, lastly, ito na yung ano natin. May papayo ko lang sa mga kaibigan natin na mawawala ng kahit anumang gadget or devices. Huwag kayong susuko. Once na may mangyari, habang maaga pa, i-report nyo na agad sa mga police. Kumuha agad ng blatter. Huwag nyo siyang patatagalin. Kailangan yung item is maalarman nyo within 1 week. Kasi habang tumatagal yung oras o yung period, pag di natin ito inasikaso, delete yung chance natin para mabawi yung unit eh. Kaya sa sitwasyon or sa nangyari sa akin, nung nawala yung unit, talaga marami na rin nag-advise na ipasadyos ko na lang, huwag ko nang habulin yung unit. Pero syempre naisip ko rin na pag pinalagpas kasi natin yung hinayaan natin, masasanay yung mga ano, mga magnanakaw, yung mga masasamang loob. Kaya talagang pinagpuyatan natin 1 to 2 days na tinrabaho natin. Post lang lang tayo ng post sa social media. Ngayon kasi high-tech na, saka digital era na tayo, it means na isang click lang natin, isang post lang natin, napakaraming tao makakabasa niyan. Kaya kahit yung sa akin, yung sa incident na nangyari sa akin, walang plaka yung kumuha, sobrang balot na balot yung suspect. Talagang hindi mo siya makikilala. Talagang malaking bagay din pala yung CCTV. Kaya ina-advise ko sa mga kaibigan natin na sa bahay natin, maglagay tayo ng CCTV sa labas ng bahay. I-check natin kung gumagana. Kasi may mga lugar na pwede natin mahuli na yung suspect kaso yung CCTV hindi gumagana. Kaya napakalaking bagay din ang CCTV. Kasi doon tayo kukuha ng lead. Pag meron na tayong larawan nung suspect natin, mas madali nang i-trace. Saka matatakot din siya na umulit or gawin ulit yung krimen na yun. Kaya napakalaking bagay ng CCTV. Kaya hinihikayat ko yung lahat na hanggat maaari maglagay tayo ng CCTV. Pati sa mga ano natin, municipalities, sa mga local governments, sana yung mga CCTVs po natin is functional, gumagana. Ang malaking tulong po talaga. Maraming krimen siya na malulutas at maraming tao pong matutulungan. Muli po, nagpapasalamat ako sa lahat na nag-share, tumulong sa akin para ma-retrieve kahit ano at saka ma-locate yung suspect. Napaka ano po, thank you po talaga at maraming salamat sa inyo sa pagtutulungan natin through social media. Meron tayong isang kaso na nalutas. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po.